Magandang gabi muli mga kapatid. Tayo po ay sama-sama muli sa ating pag-aaral po sa Facebook Live ngayong Martes ng gabi. Sa ating pong mga kakabsat, na imbag na rabi kanda kay amin kakabsat, sa ating pong mga katugangan dyan po sa Bicol Region. Diyos marahay na banggi sa Indugabos. At sa ating pong mga taga-Pangasinan po, Masantos sa Labi, at si Kayon, amin. Dito po sa may Carabao Island, ito pong Carabao Island, ito po isang isla na napakalapit sa Boracay na po. Mayan ng gabi. Dito po sa amin, may pabengke ko nga. Doon po sa mga taga, mga Cebuano, mga Bisaya, mahayang gabi sa inyong tanan, Marisol. So ating pong pag-aaralan po sa gabing ito ay isang paksa na ni-request ng isang kapatid ano po, na kung maaari ating pag-aaralan dito po sa ating Facebook Live. Ito po ay patungkol sa Matthew chapter 19 verse 9. Ito pong talatang ito ay isang talatang naging napaka-controversial sa mahabang panahon. At hindi lahat ng mga kapatid ay mayroong kumisa na nagkakaisa sa pagkaunawa sa talatang ito. Kaya mabuti na ating ito'y pag-aralan po. Kung kayo may mga katanungan, may malaya po kayong maglagay ng katanungan niyo sa may comment section at ating sasagutin pagkatapos po ng ating pagpapaliwanag sa paksang ito. Ito sa Matthew chapter 19 in the first verse 9. Itong talatang ito ating babasahin ano po sa English, sa New King James Version o kaya sa Tagalog, yung pong ang Biblia 2001. And I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery, and whoever marries her who is divorced commits adultery. Sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae maliban sa pagkapit ang dahilan at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalo niya, at ang mag-asawa sa babaeng hiniwalay ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ito po ang talatang ating gustong mag-aralan. Pero hindi lang po ito ang talata tungkol sa pasang ito. Mas maliwanag, maging maliwanag po sa atin kung titignan din natin ibang mga talata na katulad ng mga talatang ito. Ito po rin po isang exercise sa ating paksa, yung kung paano natin maunawaan ang banal na kasulatan, how to understand the Bible. This is Mark chapter 10, verse 11. So he said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if a woman divorces her husband and marries another, she commits adultery. At sinabi niya sa kanila, ang sinamang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangalo niya laban sa kanya. Kung nakipaghiwalay siya sa kanyang asawang lalaki at mag-asawa sa iba, nagkakasala siya ng pangalo niya. Tingnan, may pagkakaiba yung dalawang talata. Doon po sa unang talata, sa Matthew, yung lalaki lang ang naghihiwalay. Dito po sa Mark, lalaki at babae. Ang makikita nating dahilan, ang sinulatan po ni Matthew ay mga Hudyo. At ang sinulatan po ni Mark ay mga Gentiles. So sila may pagkakaibang kaugalian. Sa lipunan ng mga Hudyo, ang naghihiwalay ay ang lalaki. Sa lipunan ng mga Gentiles, lalaki at babae. Ito po sa Lucas, ito ay sinulatan po rin. Ang sinulatan po rito ni Lucas ay si Theophilus, isang Romano, no po. Whoever divorces his wife and marries another commits adultery, and whoever marries her who is divorced from her husband
commits adultery. Tagalog ang bawat tumihiwalay sa kanyang asawang babae at nag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangako niya. At ang nag-asawa sa babae hiniwalayan ng kanyang asawa ay nagkakasala ng pangako niya. Napansin po ba niyo anong pagkakaiba ng tatlong talata? Yung dalawa sa Mark at saka sa Luke, yun po ang utos ng Diyos sa pag-aasawa. Bawal maghiwalay, ganyan. At mag-asawa ng iba. Bawal yun. Kasalanan sa Diyos yun. Ang pagkakaiba po ng account ni Matthew, mayroon siyang exception. Dito po nagkakaroon ng kalituhan doon sa exception. Pero dapat malaman muna natin kung ano yung kautusan bago natin maunawaan yung exception. Tandaan po, the exception is not the rule. Yung exception nga yun eh. Ano ba talaga ang kautusan ng Diyos sa bagong tipan sa pag-aasawa? So tingnan natin ang context. Bakit tapunta sila sa ganong klaseng pag-uusap? Bakit ganun ang sinabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 19 verse 9? Isa, kailangan makita natin ang dahilan bakit napunta sa laro doon sa usapan na yun. Sino ba nagtanong sa kanya? Anong klaseng tao nagtanong sa kanya? Ito ba yung mga Grego o ito yung mga Hudyo? Very, very crucial po yun. Ang nagtanong sa kanya ay mga Hudyo. Specifically, yung mga Pharisees. Yung mga Pharisees, ano po, ay sila'y bihasa sa kautusan ni Moises. Yun po makikita natin, sila'y bihasa. Kumbaga, sila'y parang mga abogado ng kautusan. So, naunawaan nila ang kautusan, talalaman nila ang kautusan ni Moises dahil sila po ang tagapagturo. Pansinin po niyo sa Matthew chapter 23. Hindi binanggit dito yung mga Sadducees. Ang binanggit yung mga Pharisees. Sabi dito sa Matthew chapter 23 verse 1 and 2. Then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat." Pag sinabing sit in Moses' seat, sila nagtuturo ng kautusan ni Moises. Tingnan niyo, the scribes and the Pharisees. Yung po mga scribes, sila po ang nagkokopya ng kautusan. Wala pang printing press noon. So ang paraan ng pagkalat nitong kautusan ni Moises ay sa pamagitan ng pagkopya. Kaya sila yung mga scribes kanya. Yung mga Pharisees, sila yung tagapagturo. Kaya ito po yung mga Pharisees. Alam nila yung kautusan. Pagka tayo po ay nag-aaral ng Biblia, mahalaga na pansinin natin yon. Sino ba yung nagtanong sa kanya? The Pharisees also came to him, testing him, and saying to him, "Is it lawful for a man to divorce his wife for just any reason?" Yun ang tanong nila. So nagtatanong sila kung ayon sa kautusan na ang lalaki ay wala niya kanyang asawa sa basta namang kadahilanan kanya. And he answered and said to them, "Have you not read that he who made them at the beginning made them male and female? And said, 'For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh.' So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate. Yun po makikita natin dito, ang sinabing kautusan ng ating Panginoon na hindi kautusan ni Moises. Ito yung original na kautusan ng Diyos. At ito talaga ang kalooban ng Diyos sa pag-aasawa. Ano yun? Nang ang isang lalaki at isang babae ay magiging mag-asawa at sila magiging isang laman. At hindi sila pwede maghiwalay kanya. Dahil doon sa sinabi ng Panginoon sa verse 6, "So then, they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate." May sabihin, kung ano ang pinagsama ng Diyos
ay huwag papaghiwalay. Hindi sinasabi ng talatang ito kung kailan sila pinagsama. Sinasabi na ng talata yung pinagsama niya. So, hindi natin pwedeng gamitin itong talatang ito para ipuntong natin kung kailan pinagsasama ng Diyos ang lalaki at babae bilang mag-asawa. Sinasabi na ng talata, ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. So, verse 7, tagdala natin, these were Pharisees. They know the law of Moses. Alam nila kung sino ni Moses. They said to him, why then did Moses command to give a certificate of divorce and to put her away? So, kung ganun na sinasabi mo kanya, bakit si Moses pinayagan kami maghiwalay kanya? Pinutusan na magbigay ng sulat ng pag-iwalay at hiwalay ang asawa mo ba? Sa ikawalong talata, he said to them, Moses, because of the hardness of your hearts, permitted you to divorce your wives. But from the beginning, it was not so. So ito yung sa panahon lang ninyo kanya. Dahil sa katigasan ng iyong mga ulo, sabi ni Moises, kaya pinayagan ng Diyos sa panahon ni Moises. Pero sa simula, hindi ganun kanya. Hindi ito talagang kalooban ng Diyos sa pag-aasawa. And I say to you, at sinabi niya yung kautusan ng Diyos, yung talagang kausan ng Diyos sa pag-aasawa. And I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery, and whoever marries her, who is divorced, commits adultery. Bakit mayroong exception doon? Yun po ang hindi pinapansin ng mga pinag-aaral ng talatang ito. Kasi ang tanong ng mga pariseyo, maaari bang ihiwalay ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? So nagbigay ng kadahilanan ng ating Panginoon na pwede mong ihiwalay ng asawa na hindi ka nagkakasala. Yun ang dahilan, ba may exception doon? Ang malungkot pa rin ito, yung mga tinatayuan nila, mali yung pagtayuan nila, hindi man nila naintindihan yung talata. Hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng except or what is exception. Hindi nila alam. Pipinipilit nila yung kailang maling pananaw. This except. So, ibig sabihin, ito lamang ang tanging dahilan, sabi ng Panginoon, na pwedeng hiwalay ng lalaki kanyang asawang babae kapag nagkasala siya ng pagkikapit. So, sa nagbigay siya ng dahilan kung paano pwede mong hiwalay ng asawa mo. Kaya may exception doon. Pero ang talagang kautusan ng Diyos, hindi pwede maghiwalay. Kasalanan yun. But yung exception, sinasabi lang niya, nagtatanong kayo sa akin ng dahilan para maaaring iwalay ng lalaki kanyang asawa. So ito yung dahilan kanya. Pag nagkasala siya ng pakikiapit. Pero ang talagang kausa ng Diyos, walang paghihiwalay. Ito yung one man, one woman for life. Yun ang batas ng Diyos. So pag nakita niya yung batas ng Diyos, so maniwanag yun ang batas ng Diyos. One man, one woman for life. Pero nagtatanong sila ng dahilan na pwede mong hiwalay ng asawa mo kanya. So ito lang ang tanging dahilan kanya. Pag nagkasalan pa. Kaya ito po isang exception to the law. Mamaya, papasinin natin kung anong kahulugan sa salitang except or exception. Sabi rito, tinetesting nila yung Panginoon. Doon po sa talata, di ba? Sa verse 3, the Pharisees also came to him, testing him. Kanya. Anong ibig sabihin ng testing him? Yung salitang testing him, hindi sila nagtatanong para malaman nila kung ano yung dahilan. Sinusubukan nila yung Panginoon. Ninagusto nila lagay ang Panginoon na magkasala siya pag nagkamali siya ng sagot. At magkaroon sila ng dahilan para akusahan siya na nagkasala siya. Yun ang dahilan ba tinanong nila yun. So they were not honest in their asking. Gusto lang nilang ilagay ang Panginoon sa isang sitwasyon na maaari siya magkamali ng sagot at magkasala siya. So, sa verse 3, maliwanag po doon, ang kanilang layunin, ang sa kanilang katanungan,
ay kung pwedeng iwalay ng lalaki ang kanyang asawa babae sa anumang kadahilanan, for any other reason, ganyan. So yun ang kailan, yan ang kailan tanong. Doon po sa ikaapat na hanggang ikalimang talata, sinagot ng Panginoon, hindi pwede ganyan. Hindi pwede pag-iwalayin ang pinagsama ng Diyos. That's the law. Man, one woman for life. Pero nagtatanong kayo ng dahilan kanya kung pwede mo siyang iwalayan. Pwede, kung nagkasal siya ng pagkikapit. Yun lang ang tanging dahilan. Kaya yun ang exception kanya eh. No, so yun po yung maliwanag po pag nakita natin sa ganong klaseng paraan. Bakit merong exception doon? Bakit si Mark at si Luke, wala ang exception. Si Matthew lang. Sa verse 7, ang argument ng mga pariseo, eh kung gano'n, kung totoo sinasabi mo kanya, eh bakit si Moses pinayagan niya paghihiwalay? Why did Moses allow divorce? Pasinin po natin, in a divorce situation po, pag ito'y pinayagan ng Diyos, sundan natin to ha, pag pinayagan ng Diyos ang divorce, one is set free and can marry another. Pag pinayagan ng Diyos ang divorce, sinisira na ng Diyos yung marriage bond. Yung pagkatanin niya bilang mag-asawa, sinisira na niya yun. So, pwede na yung dalawa, pwede na kayo mag-asawa ng iba. Dahil hindi na kayo nakatali sa harapan ng Diyos. Yun ang divorce pag pinayagan ng Diyos. Yung tanong nila, bakit pinayagan ni Moses ang divorce? Ito po yung mababasa na sa Deuteronomy chapter 24 verse 1 hanggang verse 4. When a man takes a wife, ito po yung law of Moses, ano po? When a man takes a wife and marries her, and it happens that she finds no favor in his eyes because he has found some uncleanness in her, and he writes her a certificate of divorce, puts it in her hand, and sends her out of his house. When she has departed from his house, hindi na siya asawa ng lalaki, and goes and becomes another man's wife. So dito sa sitwasyon na ito, iniwalay ng lalaki ang kanyang asawa, so yung asawa niya malaya sa mga asawa ng iba. At ito'y pinapayagan ng Diyos. Ito'y nasa kausa ni Moises. And if the latter husband, yung pangalang asawa ng babae, detests her and writes her a certificate of divorce, puts it in her hand and sends her out of his house, or if the latter husband dies who took her as his wife, so kung iniwalay siya ng asawa, pangalang asawa, namatay niya pangalang asawa, and then her former husband, yung unang asawa niya, who divorced her, must not take her back to be his wife after she has been defiled, for that is an abomination before the Lord, and you shall bring sin on the land which the Lord your God is giving you as an inheritance. Ang context po nito, binigay yung kausan na yun, para pagdating na sa lupa yung pinangako, hindi nila dumihan yung lupain na yun. So, ibig sabihin, ito yung senaryo. Yung lalaki na nakakita siya ng bagay na karamihan sa asawa niya at iniwalayan siya. At yung asawang iniwalay, nag-asawa ng iba. Hindi siya nagkasala, ito yung pinayagan ng Diyos. At kung yung pangalawang asawa niya, hindi rin siya nagustuhan o nakakita rin ng karamihan o sa kanya, o namatay niya yung pangalang asawa, yung unang asawa, hindi niya pwedeng kunin uli yung asawa niya dahil di karamang dumal sa panahon na yon. So, hindi yung dahilan dito, hindi fornication o adultery, dahil sila niyo po ng kausa ni Moises, pag nagkasala ka ng pangalo niya o pakikapid, ika'y papatayin. Dito po sa Deuteronomy chapter 22, verse 22. Kung ang isang lalaki matagpo ang sumisiping sa isang babaeng may asama, kapwa sila papatayin. Ang lalaki na sumiping sa babae at ang babae. Gayon mo alisin ang kasamaan sa Israel. Ito po sa Deuteronomy chapter 22 verse 22. Ito rin po yung naisulat sa Leviticus chapter 20 verse 10. So ang nakikita natin, yung malinaw na context
yung mga nagtatanong sa ating Panginoon, naunawaan nila na pagka ang paghihiwalay pinayagan ng Diyos, sila'y maaaring mag-asawang muli. Itong pagkakamali ni ba nagkabasa sa dito? Ang iniisip ng iba, pwede mo siyang iwalay, pwede ka na pwede mag-asawa. Hindi na sinasabi ng talata. Pag ipinayagan ng Diyos ang divorce, sinisira na niya yung marriage bond, yung nagtatali sa isang lalaki at isang bilang mag-asawa sa harapan ng Diyos. Kinakalag na sila doon sa tali na yun at kapwa na sila pwede mag-asawa. Masinin sa Deuteronomy chapter 24, verse 1, yung lalaking nag-iwalay sa asawa, pwede mag-asawa, at yung babaeng iniwalay, pwede mag-asawa dahil pinayagan sila ng Diyos. So pag sinabanggit ang divorce, hindi lang po yan usapin ng pag-ihiwalay, kundi yung posibilidad na mag-asawang muli. Yun po makikita natin. Ngayon, sa verse 8, sinabi ng Panginoon yung dahilan, because of the hardness of your hearts, God suffered it, kanya. Doon sa lumang King James version, God suffered it. Na ito isang magandang salita. Ibig sabihin, bagamat labag sa kanyang kalooban, pinayagan ng Diyos. Hindi lang basta-basta pinayagan. Bakit labag sa kanyang kalooban, dahil diyan ang kanyang kautusan sa pag-aasawa, pinayagan niya. He suffered it, kanya. Sa New King James, he allowed it. Mas matibay po yun sa New King James, actually. Now, sa verse 9, sa ilalim ng kanyang kaharian, sa bagong kautusan, binalik ng Panginoong Hesukristo yung talagang kautusan ng Diyos sa pag-aasawa. One man, one woman for life, no divorce. Binalik niya yun. Kaya lang, sinabi rin sa atin na bagamat ganon, binigyan tayo ng pagkakataon kung sakaling may mangyaring ganito, if and only if nangyaring kaso nito. Na yung isa sa, dito sa Macho 90, binanggit lalaki lahat, tsaka pag nagkasal ang pakikipid yung asama ba, pwede siyang iwalayin ng asamang lalaki. At pwede na siya mag-asawang muli. Yun ang essence yung sagot ng ating Panginoon. Kaya binigyan ng exception to the rule. Ano yun? Ulitin natin ang verse 9. And I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries her another commits adultery. And whoever marries her who is divorced commits adultery. The law, ano ba yung kautusan? And I say to you, whoever divorces his wife and marries another commits adultery. And whoever marries her with divorce commits adultery. Pagka naging asawa mo yung babaeng hiniwalayan, nagkakasala ka ng adultery dahil asawa siya lang isang lalaki. Hindi pa sila pinalayan ng Diyos sa kanilang pagkatali bilang mga asawa. Bagamat hindi na sila mag-asawa dahil naghiwalay na sila. Pero sa paningin ng Diyos, sila'y nakatali pa rin bilang mag-asawa. Hindi pa sinira ng Diyos yun. Kaya pag naging asawa mo yung babaeng hiniwalayan, nagkakasala ka ng pangalit. Dahil sa yun ay asawa ng iba sa tingin ng Diyos. Sa tingin ng tao, hindi na sila mag-asawa. Pero sa mata ng Diyos, sila pa rin nakatali bilang mag-asawa. Yun, doon pa yung marriage bond. So yung marriage at yung marriage bond, kumisan magkaiba. In most cases, magkapareho yun. Dahil tinali kayo ng Diyos, kaya kayo mag-asawa. Pag nag-iwalay kayo, di na kayo mag-asawa. Pero nakatali pa rin kayo sa paningin ng Diyos. So yun po makikita nating sinasabi. Yung exception, para maging maliwala. Alam mo yung ibig sabihin ng except. Doon po sa dictionary ni Webster, ano po, sabi niya, the act, number one, meaning the act of accepting or exclusion. Number two, one that is accepted, especially a case to which a rule does not apply. Yun ang ibig sabihin doon sa Matthew chapter 19, verse 9. Ito yung sitwasyon na yung batas doesn't apply. Kung babalikan natin yung pag-aasama,
Under normal circumstances, pagka iniwalay mo sa amo at nag-asawa, nagkakasalang sa Diyos. At yung babaeng asawa mo na iniwalayan mo, hindi niya siya pwede mag-isang asawa ng iba dahil magkakasala ng pangano niya. Yun ang rule. Pero there is a case when that rule doesn't apply. Ano yun? When one of the spouse commits fornication, then that rule doesn't apply. Misa, pwede mong iwalayin yung asawa mo na hindi ka nagkakasala at mag-asawa ka ng iba na hindi ka nagkakasala. Bakit? At the point in time na ikaw na pinayag kayo ng Diyos na maging walay dahil nagkasala ng pakikipid yung asawa mo, hindi na kayo mag-asawa sa paningin ng Diyos. Yung walang pagkakasala, pwede siya mag-asawa muli. Yung nagkasala, hindi na siya pwede mag-asawa muli. Yun ang batas ng Diyos. Ngayon, paliwalag po natin. Hindi po ito utos. Ito ay isang karapatan. Katulad ng pag-aasawa, ang pag-aasawa hindi utos yan. Yan po ay isang karapatan. Pwede mong gawin, pwede mong hindi mong gawin. Hindi ka nagkakasala sa Diyos. Kung mag-asawa ka, hindi ka nagkasala. Kung hindi ka nag-asawa, hindi ka nagkasala. Just say, it is not a command, it is a right. It is a privilege. Ngayon din itong exception na ito, just like marriage itself, is a privilege. Ito'y karapatan mong gawin. Kung gusto mo itong gawin, pwede. Kung ayaw mong gawin, pwede. Hindi ka lang kasala sa Diyos. If you do not want to remarry, kahit nagkasala ng pagkikipid ng asawa mo, that's your choice. Hindi ka lang kasala. Pero kung piliin mo na kung nagkasala ng pagkikipid yung asawa mo, iniwalayan mo siya at pinili mga asawa mo, hindi ka lang kasala. So dito pong exception na ito ay isang privilege na binibigay ng Diyos. Dahil alam ng Diyos ang nature ng pag-aasawa, yung siya nag-utos nun eh. Na kung ayaw mag-asawa, that's your choice. Pero hindi rin naman kasalanan kung yung tao na yung asawa niya kasalan pa ikipit at tiniwala yan, nag-asawa siya, hindi rin siya nag-asala. Kaya kailangan natin niwanagin. When God allows divorce, dito po sa pagkakataon na ito, in case, the only case, when there's fornication, at dinivorce mo yung asawa mo, then your marriage bond is, ikaw, yung innocent party, nakalag ka na doon sa taling nyo. So pwede ka na mag-asawa. Yung guilty party, hindi siya nakalag doon. Kaya hindi siya pwede mag-asawa. Eh, nakalag ka na doon, di wala ka nang asawa sa paningin ng Diyos. Pwede ka na mag-asawa, hindi ka nang kakasala. Yun po ang tinuturo sa atin ng talatang ito, mga kapatid. Tanto po maging maliwanag sa atin. Ibig sabihin, pag titignan po ninyo yung mga nagtatanong, sila po'y nasa kalipunan na kung sa pinapayagan silang maghiwalay sa kanilang mga asawa at mag-asawang muli. Yun po ang lipunan na kung saan sila, nandun po sila sa lipunan gano'n. Kaya, yung kailang sagot, yung sagot ng Panginoon, ay nagpapakita sa atin na kailang suliranin doon sa sinabi ng Panginoon, ang masabi nila. Dahil sila po'y nasanay sa isang lipunan na pwedeng pinapayagan ng paghihiwalay. Ano po? Pinapayagan ang paghihiwalay. So, anong kailang tanong? Sabi na sa verse 10, his disciples said to him, if such is the case of the man with his wife, it is better not to marry. So, ano'y sinasabi nila? Kung totoo sinasabi ng Panginoon kanya, na hindi namin pwedeng hiwalayin ng aming mga asawa, katulad sinasabi ni Moises, eh di wag na kami mag-asawa. Napakahirap pala na mag-asawa kung gano'n kanila. Kasi hindi namin pwedeng hiwalayin ng aming mga asawa at di na kami pwedeng mag-asawa muli. Hindi ka na gano'n ang tanong nila. Sabi nila, yung gano'ng Panginoon, wag na kami mag-asawa muli. Hindi na kami pwedeng mag-asawa pala. If we cannot divorce our wives,
And marry another, hindi magbabuti, maganda kami mag-asawa. Dahil sila nga, nakikita nila yung sinabi ng Panginoon doon sa talagang kausa ng Diyos. Hindi mo pwedeng iwalay ng asawa mo. Maliban lamang kung nagkasala siya ng pakikipit at magkasama ng iba. So, yung maliwanag, yung maliwanag ngayon ng sitwasyon ng Matthew chapter 19, verse 9. Ito lamang, ang batas ng Diyos, bawal mag-divorce. Bawal maghiwalay. Maliban lang, kung nagkasala, pagkipid ang asawa mo at pinapayagan ka ng Diyos na mag-asawa ng iba. Kung gusto mo. Sino makikita natin? Ngayon, sabi ng mga tumututol dito, nagsasabing, hindi mo pwedeng iwalay niya kasi buhay pa yung asawa mo eh. Hindi, marami silang hindi naintindihan. Yung marriage bond, yung pagkatali sa inyo ng Diyos, at yung mismong relasyon mag-asawa. Magkaiba yung kuminsan. Ibig sabihin, naghiwalay kayo, so hindi na kayo mag-asawa. Pero kayo pa, meron pa rin nakatali pa rin kayo sa harapan ng Diyos bilang mag-asawa. Hindi pa kayo pinayagan ng Diyos na maghiwalay at mag-asawa ng iba. So yun, hindi nila naintindihan. Akala nila, pagka hiniwalay mong asawa mo pa rin yung isa. Kaya hindi ka pa rin medyo mga sexy boy pa yung isa. Pagka pinayagan ng Diyos yung divorce o nagkasala yung asawa ng pagigapid, hindi mo na siya asawa. Pinayagan ka na ng Diyos na hiwalay mo siya eh. So hindi mo na siya asawa. Kaya pwede ka na mag-asawa na iba kasi wala kang asawa sa paningin ng Diyos. Pero yung nagkasala, hindi siya pinapayagan ng Diyos. Dahil siyempre siya yung nagkasala. Di mo maniwalag yun? Pero sabi nila, pero Brad, meron Romans chapter 7, kanya. Ito yung maniwalag dito, eh, kanya. Hindi ka pa pwede mag-asawa kahit nagkasala ng pagkikipin yung asawa. Dahil buhay pa yung asawa mo. Pasahin po natin. Or do you not know, brethren, for I speak to those who know the law. So, ang kausap rito ng Panginoon ay mga Kristiyanong mangudyo. Nalam nila yung kautusan. That the law has dominion over a man as long as he lives. Although, generally speaking, totoo rin ito. Ang kautusan ay nasasapa lang sa kautusan kung buhay ka. Kaya nga, pag namatay na yung tao, wala na siya sa, hindi na siya sakop ng Republika ng Pilipinas. Wala siya sa ilalim ng kautusan ng Pilipinas. Patay na siya. For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she is released from the law of her husband. So then if while her husband lives, she marries another man, she will be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from that law so that she is no longer an adulteress, although she has married another man. Dahil patay niya asawa niya. So ito sinasabi nila. Kahit na nga niyo, Brad, kahit nagkasala pa ng pagkipid ng asawa mo, tiniwalay mo siya, hindi ka pwede mag-asawa kasi buhay pa yung asawa mo. Ang hindi yung naintindihan, hindi mo na siya asawa. Dahil pinayagan ka na ng Diyos, niwalay mo siya. So ikay pinalayan ng Diyos sa pagkatali mo doon sa taong yung bilang asawa mo. Dahil nagkasala siya ng pagkikipid. Ang sinasabi ng Romans chapter 7 verses 1 to 4 is the general law of marriage. Ito yung pagkakataon na walang pagkikapit. Yung sinasabihin na kung yung asawa mo'y tapat at namatay siya, pwede ka lang mag-asawa pag namatay siya. Pero kung tapat siya at hindi naman siya nakikapit, hindi mo siya pwedeng iwalayin. Hindi ka pwedeng mag-asawa muli. So dito sa Romans chapter 7, verses 1 to 4, there is no question of fornication. Ito yung general law ng pag-aasawa. One man, one woman for life. So, namatay ka sa mo, pwede ka na mag-saang muli. Yun ang sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 7, verses 1 to 4. Sa Matthew 19, verse 9, ito yung sitwasyon na mayroong pagkikapit. Ito po siya may pagkikapit ngayon. Pero ito po ay hindi utos, kung sabi ko nga, ito isang privilege. Pwede mong gawin, pwede hindi mong gawin. Ibig sabihin,
kung yung innocent party, yung pinagkasalahan, piliin niyang iwalay niya sa amin, pag-asawa mo, hindi siya nagkasala. Pero kung pinili niyang hindi, sabihin, sige, mag-iwalay mo siya, pero mag-asawa kanya, hindi na siya nagkasala. Tandaan natin, ito isang utos. Ito isang karapatan. Ngayon, kung pinatawad niya yung nagkasala, hindi siya magkakasala. Kung humingin ng tawad sa kanya at pinatawad niya, hindi siya magkakasala. Kahit nagkasala pa siya ng pahigapin, kung pinatawad siya ng kasawa niya, walang problema. At pag nangyari yun, hindi ka na rin pwedeng, hindi mo na siya pwedeng hiwalay at pag-asawa ka mali. Siya, pinatawad mo siya eh. So, pag pinag-aaralan po natin ng Biblia, mahalaga na maunawaan natin ang kahulugan ng mga salita. Kasi may mga salita, may kahulugan yan. So, hindi mo naintindihan yung salita, hindi mo talaga siya maintindihan. Hindi mo maintindihan kung ano sinasabi ng pangungusap. Kung hindi mo naintindihan ang bawat salita ng pangungusap na yun. Conscious lang po yan, mga patid. At sana, pakiusap ko sa mga iba, kung hindi mo naman naintindihan, huwag mong ipilit. Hindi mo naintindihan yung exception. Numahin mo na natin kung ano yung ibig sabihin ng accept, exception. Ano yung pasubali? Ano ibig sabihin? Sa ulitin natin, yun lang po ang pagkakataon, na tayo yung pagkakataon, that the rule doesn't apply. Minsan, simple ng halimbawa, sa Republika ng Pilipinas, ang lahat ng mamamayan na mayroong pinagkakakitaan ay kinakailangan sila magbayad ng buwis. Yan ang batas. Pero binigyan ng exception. Maliban sa mga senior citizen. Sabi-sabihin, yung mga senior citizen na wala silang obligasyon magbayad ng tax. They are not under that law because they are an exception. So, kung kahit di sila bayan ng tax, yung nagkasad eh. Hindi mo lalaman sa lalong kausan nila, sila yung inalis doon. Dahil sila yung exception. Nakita natin. So, kung i-apply po natin law of inductive reasoning, kunin natin yung mga talata tungkol sa isang paksa, makikita natin yung kahulugan. Dito po sa Matthew chapter 19 verse 10, basa na natin. Mark chapter 10, 11 and 12, nabasa na natin. Luke chapter 16 verse 18, nabasa. Ano yung makikita natin? Tinuturo ng ating Panginoon. Ang pag-iwalay ay kasalanan. Kahit huwag natin pag-usahin pag-asahan muli, yung pag-iwalay pa lang kasalanan na yun. Divorce is sin. Except if there is fornication. Ganyan. So, pag pinayagan ng Diyos yung pag-iwalay, tinatanggal na rin niya yung pagkatali nung walang kasalanan doon sa pagkatali niya, doon sa asawa niya. So, hindi na niya asawa yun. Kaya pwede na siya mag-asawa ng iba. So, may sabihin, maliwanag doon, divorce is sin. One man, one woman for life. Ngayon, dito po sa 1 Corinthians chapter 7, verse 10, ano sinasabi ni Pablo dito? Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, bawal maghiwalay. Kasalanan niya. Bakit si Pablo, parang hindi ganoon, nabi sabihin no? Si Pablo ba yung lumalabag sa atin? Hindi. 1 Corinthians chapter 7, verse 10 hanggang 11. Tandaan natin, hindi gusto ng Diyos na maghiwalay ang mag-asawa. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay susunod ang mga Kristiyano. Sabi, kung matigas ang ulo nila at naghiwalay pa rin sila, ano mangyayari? Ito yung sitwasyon, kung gano'n ang sitwasyon. So, una, ang paghiwalay mismo, kasalanan. Kaya kung matigas ang ulo nyo, naghiwalay pa rin kayo. Despite na sinasabi ng Panginoon na hindi katanggap-tanggap sa kanyang panahin, ano ang pwede nyong gawin at di pwedeng gawin? Ito ang tinutukoy ng 1 Corinthians chapter 7, verse 10. Ang 11. Now to the married I command, yet not I, but the Lord, a wife is not to depart from her husband.
But even if she does depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. And a husband is not to divorce his wife. May sabihin, kung mapilit ka kanya, limbawa, yung lalaki nagkikipag-iwalay. Ayaw ng babae. Umalis pa rin. Ito lang ang pwede niyang gawin. Hindi siya pwede mag-asawa ng iba. O kaya, makipagkasundo siya sa asawa niya. Walang sinasabi na pwede siya mag-asawa ng iba. Hindi ba? Yun ang sinasabi ng talatang yan. Hindi siya pinapaya mag-asawa ng iba. Kung mapilit ka at nansik ulo mo ngayon niya, tumalis ka pa rin. Hindi pa ikaw mag-asawa ka. Manatili kang walang asawa. O, makipagkasundo ka sa asawa mo kanya. Yung sitwasyon ng pag-iwalay, kasalanan na yun. But if you insist on doing it anyway, yun lang option mo. Manatili kang walang asawa o makipagkasundo ka sa asawa mo. Eh, may katanungan po at ito'y mahalagang talakayan po natin. Paano sa katulad po ng lugar ng Pilipinas, wala naman tayong divorce law. Kasi ang makikita nating kalooban ng Diyos pag-aasawa, kayo po ay magkaroon ng palitan ng inyong kasunduan sa harap ng mga saksi. At ito ay inyong ipaalam sa pamahalaan. Yun ang kalooban ng Diyos eh. Hindi ang pamahalaan ang nag-uunay sa inyo, kundi ang Diyos. Tandaan natin, hindi sinabi ng Matthew 19:9, what the government has joined, let that man separate. Hindi yan. What God has joined together, let that man separate. So ang Diyos ang nag-uunay sa dalawang tao. Pero dahil ito isang covenant, yun po yung mababasa natin sa Malakay, marriage is a covenant. Lahat po ng covenant ng mga tao, kailangan ng saksi. Kasi pwede mong labagin yung kasunduan na yun eh. So to safeguard any covenant between men, sa kaso ng pag-aasawa between a man and a woman, kailangan ng saksi. Dito po sa Malakay chapter 2 na po. Dito po sa verse 14. Yet you say, for what reason? Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth, with whom ye have dealt treacherously. Yet she is your companion and your wife by covenant. Kung pag-aaralan po na lahat ng covenant ng mga tao sa Biblia, meron silang mga saksi, o meron silang kasunduan, o meron silang palatandaan. So, yun ang batas ng pag-aasawa. So, may nagkasundo ko, isa ng mga saksi. Ito ipapaalam niyo sa pamahalaan. Sabi siya, mag-aasawa kayo sa palatuntunan ng pamahalaan. Pero ang Diyos na nag-unay siya, hindi yung pamahalaan. Kaya siyempre, pag maghiwalay kayo, the same process din. Hindi lang kayo basta maghiwalayan. You will, pero you have to apply to the government to divorce, perhaps for divorce. Pero wala divorce lang Pilipinas. So, anong gagawin niya? Kung, alimbawa, at nangyayari din naman, na yung asawa nagkasal na pagkikapit, anong gagawin? Kasi hindi mo lang siya pwedeng legally separate at mag-asawa ka ng iba. So, anong gagawin mo? So, ang makita natin, ang batas ng Diyos ay mas mataas sa batas ng tao. So, in other words, kahit walang divorce law ng Pilipinas, pinapayagan ka ng Diyos na iwalay mga asawa mo at mag-asawa ka ng iba. Kasi yung batas natin na malabag sa batas ng Diyos. Having said that, hindi na notice yun. Kung gusto mo, kung anong gawin mo. It's a matter of choice. Kung naisip mo na hindi na mag-aasawa kasi wala tayong divorce law, hindi mo ka mag-asawa. Hindi ka nagkasaan sa Diyos. Kung pinili mo naman na mag-asawa, kahit walang legal binding dahil walang divorce law ng Pilipinas, sa iyo. Kaya alam, yung mga komplikasyon nyo. Merong legal impediment. Pwede kang i-demanda ng asawa mo dahil kasang-kasa kanya ng bigamy or adultery or
concubinage, kung ano man po yung legal term doon. Pero kung sa under sa batas ng Diyos, pinapayagan kanya. Kasi mas mataas ang batas niya sa batas ng tao. So yun po ay bahala yung tao doon kung anong gagawin niya. Kasi kahit na may karapatan ka, sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 10, magkabat may karapatan ka kanya sa isang bagay na pinapayagan ng Diyos. Kung hindi ito nakapagpapatibay, sabi niya, ay huwag mo lang gawin. Dito po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 23, ito pong sali na ito, all things that are lawful for me, sabi niya, are not helpful. Yun ang sinasabi ni Pablo nun eh. All things that are lawful for me may not be helpful. Kanya. All things that are lawful for me do not edify. Kanya. May ibig sabihin, bagamat meron kang karapatan gawin yung bagay na yun, kung hindi ito nakakatulong, hindi nakapagpapatibay mo ang gawin. So, ngayon din po sa sitwasyon na yun. Kahit may karapatan ka pa na binibigay ng Diyos, pero yung sitwasyon ng ating pamahalaan ay lumalabag doon sa sitwasyon at kung hindi makakatulong siya bilang isang Kristiyano, huwag mong gawin. Nasa sa atin yun. Binibigyan tayo ng desisyon ng Diyos doon. Kung mag-asawa ka, hindi ko sinasa nagkakasala ka. Pero meron kang impediment, legally speaking. Kailangan kang gawa lang paraan para matanggal yung legal impediment. Na hindi ka madali ng asawa dahil legal speak, mag-asawa pa rin kayo, di ba? Eh kung hindi mo naman, gaya mo naman ng asawa, nasa sa'yo rin yun. Ang totoo niyan, walang sinasabi sa atin ng Diyos kung anong gagawin sa pagkakataon na yun. Ang inference, necessary inference, mas mataas ang batas ng Diyos sa batas ng tao. Pero even said that, ang decision mo nasa sa iyo kung anong gagawin mo sa sitwasyon na iyo. Kasi pinapayagan ka lang Diyos eh. Dahil mas matas ang batas ng Diyos sa batas ng tao. So yun po ang matatapos natin dito sa pagkakataon. Kasi mayroon pa part 2 siguro ito kasi mayroon maling pananaw tungkol sa bagay na ito. Ito ang mga bagay na nagkakagulo sa ibang mga bansa, lalo na sa mga bansa mayroong tinatawag divorce law. So, in divorce law, maganda yan at masama. So, noong pong 1950s, 1940s, maganda ang lipunan ng mga Amerikano, walang divorce. Ang pag nag-iwalay ka sa panahon, mga panahon na yon, tinitignan rin isang bagay hindi maganda, hindi kaya-aya. May nagkaroon sila ng divorce law. Nagkaroon sila ng kultura ng divorce. So ngayon, nagkagulo-gulo na yung mga pamilya nila. At nagkaroon ng social cost yung pagkakaroon ng divorce. So yung mga Kristiyano, kahit na mayroong divorce law, not necessarily nasusunod tayo doon kasi sumusunod tayo sa batas ng Diyos. Kung ano ang kalooban ng Diyos na ating susundin, kahit mayroong pagganong klaseng kautusan na pinapayagan ng ating pamahalaan. Fortunately, wala tayong gano'n. Meron ding pros and cons, pero mas marami yung pros kaysa dun sa cons. Mas marami yung benefit na walang divorce kaysa dun sa mas maganda yung kakaunti lang yung benefits ng divorce. Mas marami yung kanyang yung harm na pwede niyong mangyari pag meron tayong tinatawag divorce na. So, ito lang po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Balik po tayo na po. Yung pong ating mga nagsulat po sa comment section. Paul Jan Ocampo, good evening po. Super Girls Lumanlan Manalo. Mayroon po apat na nananalangin na kamay. Rafael Ortiz, magandang gabi po sa ating lahat. Rufus, gandang gabi po. Leonito Torolisa, na ibang garabi, kanda kayo amin. Kakabsat, ang ibig sabihin niyan, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. John Bautista, magandang gabi. Stephen, June Andalion Carpintero, magandang gabi kapatid, o good evening, brother, kanya.
As in, di po, meron pong kapatid na, yun po mga inaawit natin, the song that we are presenting na po, galing po kay Brother John Roger, sabi niya rito, "It's nice to know that my music is doing good for someone. God bless you in your efforts to spread the word." Thank you for the music kasi it's, I like the songs dun sa kanyang, I like the songs in your YouTube account. Especially the choice of songs doon. So, John Bautista may tanong. Ang sabi nila ay pwede rin lang nahiwalayan pero hindi pwedeng mag-asawang muli. Kamatayan lang daw tayong dahilan kung mag-asawang muli. Doon po sa Romans chapter 7, verse 1 to 4, the only reason for a marriage to end is death. Yun ang general law of marriage. It's one man, one woman for life. So death will separate a man and a woman as husband and wife. That's the general law of marriage. Pero doon sa Matthew 19 verse 9, Christ gave an exception to that rule. Ano yun? Fornication. Sabihin, if a spouse commits fornication, Christ gives the innocent party the privilege to divorce or separate his wife from him and marry another. Kasi pagka if God allows divorce, then He allows remarriage. Ganun talaga yun. When God severs the marriage bond, that means you're no longer husband and wife. So in the general case, so Deuteronomy chapter 24 verse 1 under the Old Testament, both the man divorcing his wife and the wife who is divorced can remarry. Yan ang batas ni Moises under the Old Testament. The original marriage law, hindi ganon. It's not the same. That is not God's will on marriage. You just suffered. You suffered it because of the hardness of the hearts of the Israelite people. So God's original marriage, a man shall leave his wife, a man shall leave his father and mother, and will cling or cleave to his wife, and they shall become one flesh. And that relationship is for life. Yun ang divorce, yun ang original, yun talagang kautusan ng Diyos. That's God's real law on marriage. But He gave an exception. This is a case in which the law or the rule does not apply. Ano yun? When there is fornication. Meron kang karapatan na iwalay mo sa amat pag-isawa ka muli. Yun ang ano mo. So, we have to know what does divorce mean. It's a severing of the marriage bond. Kahit nasa batas ng tao, if the government allows divorce and you apply for divorce, then the government severs the marriage contract, the marriage license, the marriage bond. Hindi na kayo mag-asama. You're no longer husband and wife. But there is a case sa Diyos when you are not married, but you are still joined together by God as husband and wife. So when you divorce your wife for any reason, you're no longer husband and wife. Dahil maghiwalay na kayo eh. But in the eyes of God, you're still joined as husband and wife. You still have the marriage bond. Kaya pag nag-asawa itong nag-iwalay, nagkakasal ng pangalan niya, asawa pa rin niya yung iniwalay niya eh, sa paningin ng Diyos. At yung asawa iniwalay pag nag-asawa yan, nagkakasal rin siya ng pangalan niya, dahil asawa pa rin niya yung nag-iwalay sa karapan ng Diyos. Kailangan natin intindihin nyo. Siya ang nag-uugnay, siya rin na mag-ihiwalay, ang Diyos. So kung hindi kayo pinag-iwalay ng Diyos, hindi kayo pinag-iwalay ng Diyos. Kahit maghiwalay pa ngayon ng asawa mo, hindi pa rin kayo pinaghiwalay ng Diyos. Pag nagkasawa kayo, ng kanya-kanyang asawa, nagkakasala kayo ng pangangalo niya. Yung ikaw at yung naging asawa mo, at yung iniwalay mong asawa at naging asawa niya, pareho-pareho nagkakasala ang pangangalo niya. So, hindi po totoo yung kamatayan lang. Isang dahilan yun. Yun yung under normal circumstance,
when there was no fornication, only death will sever a man and his wife, or wife and his husband. Pero kung may fornication, that's the only case, that's the only situation where that rule doesn't apply. God allows the innocent party to remarry. Kung hindi divorce yung asawa niya, nagkasana ng pakikapit. Ganun lang kasimple yung batas na yon. Pero kung ayaw mong gawin yon, so hindi ka nagkasana. Kung pinagtiisan yung asawa mo, kahit nagkasana siya ng pakikapit, pero tawag, hindi ka nagkasala sa harapan ng Diyos. Kung iniwalayan mo siya, hindi ka nagkasala sa paningin ng Diyos. Kung iniwalayan mo siya at nag-asawa ka muli, hindi ka na nagkakasala sa paningin ng Diyos dahil meron nga fornication. Yun po ang sinuturo ng Biblia. Otherwise, anong kahalagaan ng exception? Pwede mo lang siyang iwalay, hindi ka pwede mag-asawa. Hindi ba? So may tanong din po si Brother Rafael Ortiz. Ang lalaki ba o babae na nagpapakasal lang dahil lang sa kayamanan ay pinagsama din ba ng Diyos? Actually, ang isang kasunduan, kapag pumayag ka sa kasunduan for whatever reason, hindi kayo nakipagkasundo. Di yun, halimbawa, nagkaroon kayo ng kontrata, ano po, ng isa-isang kasunduan na hindi mo talaga gusto na, pilitan ka lang. Pero pumayag ka doon sa kasunduan. Halimbawa, may bumili sa bahay mo ng yung bahay mo, halimbawa, 10 milyon ng halaga, may bumili na 1 milyon, ayaw mo. Pero pumayag ka doon sa kasunduan, pirmahan kayo. Hindi ka pwedeng pumunta sa korte ka, wala. Napilitan lang po kasi ako eh. Yung nakipagkasundo ka eh. So sa pagitan po ng kasundo ng pag-aasawa, hindi sinasabi rito na kikilala lang ng Diyos ang relasyon niya kung magmamahalan kayo. Wala sinasabi ganun ng Diyos eh. Kasi pag pumayag ka, regardless kung anong dahilan mo, at sumumpa ka sa harapan ng mga tao na tatanggap mo yung tabi ng asawa mo, ay ikaw ay bound doon sa kasunduan na yung harapan ng Diyos. Especially, ginawa mo yung harapan ng mga tao. Ngayon, hindi ka pwedeng later on, nagsisi ka doon sa ginawa mo, ang sasabi mo sa mga tao na yun, napilitan lang, kaya malang gusto ko dyan sa tao na yun, hindi mo siya pwedeng hiwalay. Ikaw yung pinagtali ng Diyos bilang magsama. Regardless kung anong layunin mo. Kaya mag-ingat po tayo sa pagpasok ng ganyang klaseng, kung anong klaseng kasunduan. Lalo na sa kasunduan ng pag-aasawa. Hindi tinitignan ng Diyos yung dahilan mo. Tingnan nyo sa Biblia. Si Isaac, na mapangasawa si Rebecca, hindi naman niya niligaw si Rebecca eh. Basta nakita lang na pumayag si Rebecca, na maging asawa ni Isaac, na hindi niya kilala. At nung palapit na dadala, nung kasama na siya ng alipin ni Abraham at malapit sa tolda ni Isaac, sabi ng babae, si Rebecca, sino yung lalaki yan? Ganyan. So si Isaac, yung Panginoon, so nagtakip siya ng mata. At pumunta sa tent na tolda ni Isaac at naging mag-asawa sila. Lalo pa na wala pang mayroong kasyon doon ngayon, tandaan natin. So bisabit, hindi involved dito ang dahilan. Kasi mayroon pong argumento, basta nagmamahal lang kayo kanya, tatanggapin ng Diyos. Hindi rin basis ng Diyos yun eh. Hindi, wala sinasabi ng Diyos sa basis ng pag-aasawa. Kahit doon sa Genesis chapter 2 verse 24, wala mo sinasabi kung minamahal ng lalaki ang babae, wala mo siya sinasabi ng gano'n. Kasi pag nagkasundo kayo, regardless kung anong dahilan mo, sa harapan ng mga saksi, ng mga tao, at siyempre, sa harapan ng Diyos din, ay magsawa kayo. At kayo ay pinalam sa pamahalaan ng kasunduan nyo, meron kayong marriage contract, etc. Abay, hindi ka na makakatakas doon. Kahit ang Diyos, kikilala niya yun. Nasa Biblia yun eh.
kahit na kasunduan lang ng tao kanya, tatanggapin ng Diyos. Kung ito'y ginawa sa isang paraan na nagpapakita na may kasunduan. Regardless kung ano ang kadahilanan mo sa pagpasok ng kasunduan yun, mga kapatid. So huwag nating kalakalin yung dahilan para sabihin natin, hindi ka naman kasi gusto yan, kaya mahalang gusto ko sa kanya. Kahit ganun pa ang dahilan mo, pumayag ka sa kasunduan. So yun po tinatawag nilang napikot. Hindi totoo yun. Walang napipikot. Gusto rin nila yan. In the first place, bakit mo dinala ang sarili mo sa sitwasyon na yun? Eh, meron po kami nakilalang gano'n. Sabi niya, napikot lang ako niya. Hindi kami naniniwala sa ganyan. Bakit kasi pumayag ka doon, natulog ka sa bahay ng babae? Eh, hindi, bakit mo siya ginalak? Di ba? So, basta, yun ay kasunduan. At na, ito'y nakita ng saksi, may mga saksi, sa kasunduan, binding sa Diyos yun. Kasi nakipagkasundo ka eh. Sana po ay naging maliwanag po sa atin yun. So, yung mga Pilipina, maraming ganyan, pupunta sa ibang bansa dahil sa kahirapan ng buhay, nag-open ng kaginawahan yung lalaki, kumain sila. Nagkaroon ng pagtipan, pag-covenant sa harap ng mga saksi, pinalaw sa pamahalaan. Ay, may tatagapin ang kakilala ng Diyos yun. Kahit na wala pang kahit hindi mahal ng babae na laki. O kahit yung lalaki, hindi rin mahal yung babae. Ay, pumasok sila sa kasundo, pumayag sila doon, ikilalanin ng Diyos yun. Kasi kasunduan yun eh. Pumasok ka doon sa ganong klaseng kasunduan. So, pag nakapasok ka na dyan, hindi ka pwedeng umalis. Kaya iyan po ay isang pangabang buhay na relasyon, sabi ng Biblia. At ang dahilan lamang na ay kamatayan o kaya yung pagkikipid. Kung gusto mong gawin mo yung pribilehiyo na binigay sa atin ng Diyos. Sa kasong ano na tulad ng ating pinag-aralan. So marami salamat po mga kapatid. Tutuloy po natin ito. Ang ating part 2, yung maling pananaw sa bagay na ito. False view on marriage, divorce, and remarriage. Meron pong marriage, divorce, and remarriage sa Biblia. Kung may pagkikapid, yun po ang maniwalag na dapat natin ibigyan din. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Dagang salamat sa inyong, sa kaninyong pagpaminaw. Yung sabi ng mga Bisaya. So, ang yamanak, mga kabusat. So, tayo po ay manalangin. Mamalal, muli kami nagpapasalamat sa magandang pagkakataon na ito na ibinigay sa amin, na aming saliksikin at pag-aralan yung salita. Hindi palagi namin sa ganitong pagkakataon na kami magkaroon ng bukas ng kaisipan. Upang tingnan po natin kung ano talaga ang tinuturo ng banal na kasulatan sa mga bagay na aming pinag-aaralan. Nawa'y manatili ang bukas na kaisipan at katapatan sa aming mga sarili, tatanggapin kung ano yung totoo. Tapahan niyo kami, Ama, sa aming mga kasalan, pagkakulang, pinadalain din po namin ang mga kapatid na kailangan ng inyong tulong, at yung mga kapig nasa kapigatian, nasa panganib, nasa may mga sakit. Sana po sila inyong matulungan ayon sa inyong may nagaling. At ang mga bagay tayo may ini, sa akin ng pangalap sa Kristo. Amen. So, tayo po'y magkitang-kitang muli. Lulobi ng Panginoon. At tutuloy po natin ang pag-aaral na ito tungkol sa paksang ito. Maraming salamat po.